Nagsimula nang maglaban ang mga housemates ni Kuya at ang kanyang challenger. Pero bago natin pag-usapan guys, please don't forget to subscribe and hit the notification bell button para updated guys sa mga bago kong upload. So ayun na guys, gaya nga ng una nating pa-update na lima lang sa mga housemates ni Kuya ang makakalaban ang house challenger. At kagabi nga, unang naglaban si Najarin at Kai. Ang kanilang challenge ay paunahan sa paglipat ng bola sa kabilang side gamit ang stick. Medyo naging dihado si Kai kasi maliit ang kanyang kamay at malaki yung stick na pinagamit sa kanila. At ang sunod na magkalaban ay si Natiris at Fiang. Kailangan nilang hilahin ang isa't isa para makapunta sa kanilang side. Marami ang kinabahan sa mga supporters ni Fiang dahil dihado daw umano ito. Medyo malaki kasi si Therese at matangkad kumpara kay Fiang. Pero hindi akalain na ganun pala kalakas ang isang Fiang. Ang bilis niyang nakahila kay Therese papunta sa kanyang side at napatumba ito. May mga naawa kay Therese dahil medyo napalakas daw yung paghila ni Fiang sa kanya at ito ay napatumba sa sahig. Pero dipinsa ng mga supporters ni Fiang, kailangan talagang gamitan ng lakas para mahila yung kalaban papunta sa kanyang side. At yun nga ang ginawa ni Fiang. Kaya dito napatunayan ng lahat na talagang palaban at hindi i-give up ni Fiang ang kanyang slot sa mga house challenger ni Kuya. Kaya sabi niya nung nakaraan, sino ba sila? Walang kaibigan sa game na to. Dito din natin makikita guys na karapat dapat din si Fiang na manatili sa bahay ni Kuya or makasali sa Big 4 dahil pinakita niya yung kanyang pagpakatotoo at yung galing niya sa mga task at hindi lang kundi kung paano siya lumaban physical man or gamitan ng utak sa mga challenge na pinagawa sa kanila ni Kuya. Kaya dagdag pa sa mga supporters ni Fiang, mas lalo silang humanga nito.